Tingnan natin anong mangyayari dito, mga brother. Maganda itong banata na to. Now, for the blue side, for the Kanto boys, tingnan natin anong first ban nila, mga brother. Doon natin malalaman. Esme, same ban sa ating unang naging laban. We have the Esme ban. So, tingnan natin kung anong i-respond dito ng ating Wheat and Friends. Is it an offlaner ban too? Kasi napanood ito ng Team Kanto boys, panigurado. And they wanna avoid, or it's either you pick the Uranus or you don't pick the... It's either you pick the Uranus or you ban the Uranus, mga brother. Dalawa lang yon. Pwede yon. Depende sa setup nyo. Pero nakita nyo naman, bago tong laban na to sa plus 5 versus pag malakas kami agad, they went for the Uranus but still failed. So now, Ling is banned. Hindi natin makikita ang Ling pick dito, mga brother. Natalia is still open. Meron pa dyan. May manggugulo pa. So relax lang tayo, mga brother. Ang dami pa. We still have Claude. We still have Natalia. We still have the Uranus. We still have the Damus. Marami pang pwedeng i-ban. Tingnan natin kung paano sila mag-respond dyan. I'm guessing no bans for the tank para sa akin. They ban. Ayun na, yung sinabi. Dahil nakapag-observe sila ng laban nito, panigurado ng Wheat and Friends. So they ban for the... They banned and went for the Uranus ban. Tingnan natin, mga brother. Anong sagot dito? Kasi ang first pick dito is pwedeng offlaner for the blue side. Diba? Pag hindi nila binan ng Tamos. Tamos is very good, mga brother, sa lane. Zask. Oh, so yan. They banned Zask since Zask user ang isa sa kanila kahapon. So yan. They went for the Zask na ban. Maganda rin. Inub sa... binaktrakan din nila, nireview din nila panigurado ang laban netong Kanto boys. They are not joking, mga brother. Gusto nila maging maingat dito. Hindi sila naging small time plays. Gusto nila big time plays. Ayaw nila na i-undermine itong Kanto boys. So yan ang respetong pinapakita ng ating Beacon Friends. Maganda yun, mga brother. Respect ban lang. Respect ban. Kesa pahirapan yung sarili nyo. Now, they went for the Claude. Now, maganda yan. Now, they should go for an offlaner or yeah, pick off. Maganda pang kuha nilang pick off or tank. Pero maganda sana kasi meron pang Hylos. Hylos is still open. Valir is still open. Ang dami pang open dyan, mga brother. We went for the Kaja for a pick off set para pag pumasok or para anytime kayang-kayang hulihin itong ating Claude. So they went for the support Popol and Koopa. This is an offlane support pa rin. Parang Uranus type yan. Pero pagdating sa clash, support build yan, tank build yan, mga brother. So yan hanggang yun lang, kailangan nila nang mag-sustain ng lane. So they went for the Valir. Is it a Hylos pick? Is it a Hylos pick? Kasi may Hylos pa tayo, mga brother. Isang magandang counter sa Valir ang sa Hylos ang isang Valir. Tingnan natin. May tank pa tayo na open, may offlaners pa tayong open. Pwede pa silang kumuha ng Tamos diyan. Open open pa rin export, ang dami pa diyan. Oh, Lunox. Your team is picking. Wow. Hindi ko ina-expect yung mga brother. Parang it's out of the box for me. Is it a... Pwede ito maging 1-2-2 mga brother. O kaya offlaner... Offlaner Lunox mga brother. Pero, third pick Lunox, you don't expect that mga brother. Ang dami pang open na heroes. Ang dami pang open na meta heroes. I don't know ba't nila kinuha yung mga brother. Johead, coming from the side of Wheat and Friends. Then, next ban nila would be the Sylvana. So, ayaw nila na sustain offlaner din, mga brother. Sylvana is very good pagdating sa life, sa spell vamp, mga brother. Nakita nyo naman kahapon na muntik na sila matalo pero with the help of Sylvana, di ba, na-maintain pa at nanalo pa. Grabe yan. Grabe yung spell vamp niya. Nakita yung kahapon kung napanood yun ng mga brother. Sobrang sakit. Pero, medyo stand ako dito sa Lunox pick. Tingnan natin kung paano nila gagawin. Is it a 1-2-2 or an offlaner at Lunox? Ban for the blue side. Tingnan natin ang third ban nila. Madami pang ban. They went for the Tamos ban. Pero I guess they don't need to ban Tamos. No, they don't need to ban Tamos kasi masyado nang puno yung ano yung off lanes. Still have the support Popol and Koopa, di ba? At last for the sustain, ito magandang crowd control to mga brother. Masakit yan. Guinevere for the pick off. Hylos. So they want to go for a sustain pick. Tingnan natin kung paano nila gagawin to. Okay din yan actually. Pero wala silang crowd control masyado. Ay, hindi. Wala namang masyadong crowd control. Unlike dito sa ating Wheat and Friends. Dito, kailangan nilang tumama ng gusto ang second skill ng Guinevere. And pag tumalo ng Guinevere, kailangan niya mahuli yon. Pag hindi niya nahuli yon, that is a deadly dive. Delikado yung map. Pero pag nahuli niya, a reward coming from Claude,
maganda yon mga brother, believe me. Dahil pag nahuli ng Guinevere yung kalaban, SS, sabay SS din si pasok si Claude, sure kill yon mga brother. So are we going for Farsa? Sicilian. Para mas maganda pa Farsa. Eh hindi, pwede rin Sicilian, trip control, pwede rin 'yan. Farsa mas maganda sa rotation. 'Yun ang pagkakaiba nun. Are they going for the Selena pick? Wow, this is a gamble mga brother. So we are now having, I'm guessing mga brother, is it a Johead support tank build, 'di ba? Or an offlaner's Johead. Tingnan natin mga brother kung paano magiging build diyan. So looking at the draft mga brother, medyo surprise ako sa Lunox pick, pero nung since meron kang Hylos and Valier, na overshadow niya ang out of the box pick ng ating Kanto Boyz plus the Claude. So we have for the red side, for the Wheat and Friends, meron silang pick of team which will come from the Selena and then the Kaja plus ito ring Johead natin. So offlaner Johead, support Popolin Kupal, plus support din, offlane din tong Popolin Kupal, then we have the Kaja support and kasama sa rotation, kasama ata sa rotation tong itong Kaja, then roaming support tong Selena natin mga brother. Now we have for the blue side mga brother, we have KB, we have putang inang logo yan for the Guinevere, Killer Drag for the Claude, Bunga for the Hylos, Xerex for the Lunox, Kiabian for the Valier, Pershing for the Selena, Koya Don for the Kaja, Jobs for the Johead, Wits for the Popolin Kupa, and Leo for the Kimi. Now, we will move forward with our second match. Welcome for the semis, mga brother. Magkakaalaman tayo dito. Gusto ko to. Ano ba ang mangyayari? Tingnan natin, mga brother. Putang ina, ano yun? Let's go, bitches! Tingnan natin, maganda to, mga brother. Gustong-gusto ko yung mangyayari ata dito. So now, since meron kasi linya, mabilis lang to. Mabilis ang objective tape ng blue. So walang problema yan. Same way we'll go for the Claude mga brother. Maganda ang plano nila. Maganda to. Kasi maganda na mag-rotate at makapag-farm ng may blue mga brother. Habang ito, we have the Popolin Kupal clearing the mid-wave. Then going for the Wanderer. Meron pa tayong open na Wanderer dito sa kabila mga brother. We have an offlaner Lunox. Medyo masakit to ah. Medyo masakit to mga brother ah. Medyo masakit yan. Then we have Guinevere against the Kaja. Kaja is, so we have here the roaming support. Ito, maganda to. We have an invade coming from the red Weewit and Friends. Sino makakuha? Nakuha ng Valier nga lang. Ang ganda ng talo ng Guinevere doon. Ito tuloy ba nila to mga brother? Meron tong flicker, may flicker naman ang ating Selena. So wala rin yan. Mamautan din, tamang invade. Pero at least hindi na ibigay ang red kay Claude. Pero mas maganda nakuha niya mga brother. For me, nakuha niya ang blue. Dahil mas importante yung blue sa farming mga brother kesa sa red. Dahil mahirap mag-farm, lalo sa core, ang walang mana. So now, we are here, Popolin Kupa, giving vision, mga brother, tamang bush lang din yung, eto, tamang clear ng mid-wave, going for the bottom lane crab. Ayan, panigurado bottom lane crab na yan, medyo na-eagle ata to si ating Kaja, si ating Kuya doon sa laning. So tamang mambout na din, naramdaman niya na, papunta na ng crab, habang bumabaksaw naman dito, tamang bush naman ang ating Valier. Going for the top, same way lang na ginagawa ng Kanto Boyz, Wheat and Friends going for the crab. Now open pa dito ang ating level 3 lang to, dapat i-engage na nila ito, huwag na nilang patit. Ang ganda naman ang tama ng ni Persia doon mga brother, na first bet doon si Kaja, habang nakapatay rin pabawi ang ating Kimi. Ganda ng banat doon mga brother. Ay hindi, ang nakatake pala si Selena mga brother. So parehas sila magtitake ng turret, parehas lang ng ating plano, counter lang ang ginagawa nila mga brother. Yan, maganda na, counter objective lang, yan pinamaganda. Pero mas mabilis dito ang Kimi, panigurado yung mga brother. Nice move coming from both teams mga brother. All one, the kill went, yun nga lang, the kill didn't went sa ating course. Yun ang pinaka mahirap doon mga brother. Since naka bounty hunter ang ating Claude mga brother. So eto, farm lang mga brother, unlike kahapon naka veteran hunter ang ating Claude. Tamang rotation lang din, ang sakit ng poke ng ang sakit pati flame shot. Tingnan natin, muntik na doon ang ating Claude, pero grabe ang sakit talaga ng poke ng aso na to. Aso ng ina mo, tamang back na lang mga brother. Napiko pata ang ating Selena, tamang hatak naman coming from Kaja. Ang ganda ng talon doon ng ating Guinevere, pero hindi na siya makakalusod dyan. A kill will come to the side of the blue side. 1-for-1 trade, equal lang, pero napunta sa ating Kimi ang kill mga brother. Unlike dito sa ating red side, sa kanya assist lang ang napunta sa kanilang core. Now they can go for the turtle mga brother with no contest.
hindi magko-contest siya, mga brother. Malasyado ng malayo ang kalaban, kaya kanya ng sustain, plus merong vision coming from the Popoling Kupa. We have the Selena pick here. We have the Selena here. Tingnan natin, ma-engage ba? Second skill coming from the Valir. Glorious pathway coming from the Hylos. Ang ganda ng SD. Ang ganda naman ng S doon. Revitalize, masusustain. Ang ganda ng talon ng Guinevere. Tinamahan ba? Purify coming from the Kimi. Ang ganda na pick up pa rin yung Popoling Kupa. 1v1 trade again. Mga brother, ang ganda ng take naman dito. Na-stun pa nga. Grabe naman si Selena. Grabe. Palitan lang at 3, all 3. Eh, ang ganda ng pick-off doon. Yun nga, lumamang bigla dito ang blue side dahil na-pick-off niya ang Johit pagdating sa kills. Pero pagdating sa pera, lamang pa rin ang Kimi, ay lamang pa rin ang red side. Pero grabe, naka-pick-off pa rin. Ang ganda ng hatak ng Kaja. Nahatak ang Kaja, and then naka-take pa rin ang Kimi. 3-0-1 for Kimi. Mga brother, medyo delikado to kasi nabibigyan nyo ng espasyo ang core ng Wheat and Friends. Ngayon, dito mga brother, nagpa-farm na to. Ang ganda ng farm we have here. Tamang poke lang din ang sakit niyan, mga brother. Ang sakit mag-poke na ito, mga brother. Believe me, second skill coming from the Popoling Kupa. Matitake ba to? Tama. Natake pa nga, mga brother. Plus a flame shot. Grabe, galawan to. Galawang oh my Venus. Oh my Venus flame shot. Popoling Kupa. Kaya nga nakaban yan, mga brother. Tamang trap lang, tamang stun lang para ma-avoid ang backup, mga brother. Ang ganda ng banan doon. Sobra naman yun. Now, we have a bush gaming coming from the Lunox. Tingnan natin. Plus the Hylos. Masyadong ipit na ipit dito ang ating Popoling Kupa. Hindi na makakalita siya, mga brother. Okay, maganda. Bawi ako. Grabe, anong ginawa niyo sa tropa ko? Pero, patayin niyo na ang tropa ko. Gagawin ko. Ipagigiganti ko siya. Gamit tong 13 niyo, mga brother. Sumisegue naman dito ang ating tatalon to, mga brother. Magandang talon dito. Mababawasan niya. Pero hindi naman makikihil yan panigurado. Ang gila na talon. Hindi tumama. Grabe naman yun. Face to face lock. Pero hindi pa rin naman. Ayun na. Pinupurso nila ang Kimi. Mamamatay ang Kimi. Coming from the Lunox, mga brother. Ang ganda ng Glorious Pathway doon. Pero sa kabila tumama ang Glorious Pathway. Hindi pa rin. Grabe. Hindi nila ina-expect na ganun, men. Ang ganda ng Lunox. Ngayon, gumaganda ang Lunox pick. Photo ng Joint. Ejector from the Joint, mga brother. Ganitore. Hatak from the Gaja. Ang ganda naman ng bala doon. Mamamatay ba ang Balir? Mamamatay ba ang Balir? Hindi na, mga brother. Hindi na ata makaabot. Chase coming from the right side. Purify coming from the Lunox. Ang ganda na ito. May first kill. Tama nga lang. Ang ganda naman doon ng Brilliance, mga brother. Coming from the Lunox. Ejector. Tinapon pa yung apel, mga brother. Tama, tinamaan lang din. Naka-Selena's arrow, pero wala nang mana ating Selena. Tamang mambaot lang din. Solid, mga brother. Meron pa silang turtle na pwedeng kunin. Pero meron ata nangyari dito na holy ang Popoling Kupa. Ang ganda, pero tsaka na-take pa ng ating Claude. Ang Claude natin ngayon, ang Claude natin, mga brother, remember, naka-bounty hunter. So they can get the objective ngayon, mga brother. Habang maaga, habang malayo ang ating blue team. So ito, now, Joy is chasing. Walang brilliance yan. Naka-shadow pa nga. Utang ina, kawawa talaga. Tamang ganti lang, coming from Johed. Ang ganda ng banat ng tropa doon. So dito, ang tinatawag na revenge is sweeter the second time around. Tama ba ang ating quote? Hindi ko alam, mga brother. Basta alam ko, narinig ko na yun, diba? Basta revenge is the cure to sickness, diba? Sabi nila. Ang ganda ng hatak ng Kaja doon. Na-pick up ng Kimi. SS coming from the clone. Tignan natin, mga brother. Masusustain ba? Nag-sticker pa nga si Kaja. Kasi alam niya, mamamatay na siya. Yun na lang ang paraan para makaganti. Sticker sa mukha dahil mamamatay rin ako sa mukha. Nice one. Nice trade coming from both teams. We have an 8-9 kills for the red side and then 8 kills. We have Popoling Kupa here chasing the Claude. Tamang poke lang din. May flame shot pa yan, mga brother. Tingnan natin. Second skill stun coming from there. Mamamatay yata ang validate ito, mga brother. Ang ganda ng pick up. Isa-isa. One by one. Audition is grill, mga brother. Parang PBB. Mamamatay ba flame shot tsaka SS ng Kimi? Tingnan naman double kill coming from the Kimi. Grabe. Oh, tatalong ba? Are you going? Wala. Hindi na tumalon, mga brother. Tama lang. Tamang pakita lang. They need to take objectives dito. 1v1 na nangyari, mga brother. Sino ang mamamatay? Namatay. Grabe. Grabe naman si Zerex. Bastos na sa Jaryo. Bastos pa sa laro ng Mobile Legends. Zerex killing our Joid. Ngayon, nakikita nyo gumagana na ang offlane Lunox. Pinapatunayan to ng Team Kanto Boyz. Ang pagiging diverse pick, ang pagiging out of the box thinker sila, mga brother. Ayaw nyo ibigay yung Kaja ko. Ayaw nyo ibigay yung Sas ko. Kukunin ko ngayon ang aking Lunox. Now, kailangan nyo mag-ingat. Nakita na. Tinamaan ba? Tumalon. Tinamaan. Bigla ang Selena. Mamamatay pa ata. Execute. Pero naka-flicker ata ating Selena. Lagang pa nga. Napasama pa talaga ng sitwasyon ang Guinevere doon, mga brother. So, he was not expecting that, mga brother. Actually, yun ang masama doon. Diba? Basta alam mo, Guinevere ka, ang sarap sa pakiramdam na makahuli ka. Tapos, SSM mo na lang. Without thinking na baka meron, diba? Baka meron nga namang backup. May tropa yan kasi mahilig magigante ang tropang Wheat and Friends. So now, Turtle is up for grabs, mga brother. We have Johed here. Mo sisimula niya itong Turtle. Na-invade niya ngayon blue. Walang blue ngayon ng Claude. Masakit sa farming yan dahil kailangan niya ng Art of Thievery, mga brother. Kailangan niya ng 10 stacks every now and then. Ngayon,
automatic to, mabibigay na lang at makukuha na lang ang objective na turtle. That will go to the red side, mga brother. Si Linus Arrow, wala lang. Tamang trap lang din. Tamang vision. Tumalon, bigla! Di na tinuloy. Kaso late na masyado. Ewan ko, naglag ba? O yung kahoy ng lag? Ano ba? Tatamaan ba talaga? Brilliance coming from the Lunox. Mambout lang din. Glorious Battle, wala lang din. Wala nang mangyayari, mga brother. Tamang SS lang din. Tamang poke. Ang ganda. May flame shot pa nga. Op, mamatay ba? Ang ganda na hatak ng kaja doon sa Claude. Sino mamatay kay Claude, mga brother? Nag-SS ang Claude. Hindi na kinaya, mga brother. Sayang lang. Ang ganda ng hatak ng kaja doon. Ito, pabayaan nga lang ang or ng kalaban, mga brother. Tingnan natin. Namatay ang Hylos. Pasok naman si Joyd. Wala siyang... Naku, naka-ejector. Pero walang ma-ejector. Grabe. Ang ganda ng... Pero, mga brother, ha. Sa palitan na yun, lamang na ang ating Wit and Friends. So this is a good situation for the Kimi. This is an early Kimi. This is an early mid Kimi, mga brother. Masakit na yan. Let us do an item check. We have yan na. Glowing one and Ice Queen one for Kimi. This is a deadly combination, mga brother. Post now coming from the team Kanto Boyz. Let's go, mga brother. Grabe! Grabe, mga brother. Grabe yung pinapakita ng both teams. Ayaw. Post muna coming from the Kanto Boyz, mga brother. Chat ko sila. 5 minutes lang, ha. So after 5 minutes, i-re-resume natin. Pag 25 minutes na lang remaining, i-re-resume na natin ito, mga brother. So, di natin alam kung may technical difficulties sa on their part, mga brother. Pero let us give them time, di ba? Let us be fair. Ibigay natin yung post. Hiniling ang post. Ibigay natin ang post, mga brother. Pero grabe yung labanan. Sa sobrang dami ng clash, ang ganda kasi. Makaka-pick off ang Team Kanto Boyz. Pero laging may gante ang ating Wit and Friends. Yun ang pinakamaganda dun. So, hindi sila nawawalan, mga brother. Nagkakaroon din sila. So, pag nagkaroon ng blue side, mas magkakaroon ang red side. Doon nagkakaroon ng magandang bakbakan, mga brother. Believe me or not, lamang na ang Kimi. With the items, nakita nyo sa post na to, makita nyo items. We have the Ice Queen one and the glowing one for the Kimi. Masakit na to. Going for the Holy Crystal. This is going for the Holy Crystal, mga brother. Masakit na tong Kimi na to. Tas may blue pa. Sobra nyan, mga brother. Then we have endless battle for the Johead. Now, etong gantong build na to, etong next item niya, I'm guessing, and I know this is a Blade of Heptasis build for the Johead. Then we have ngayon magingat sila sa Kaja kasi every now and then meron ang hatak ang Kaja dahil sa fleeting time natin, mga brother. Then we have the rapid boots, mga brother. Now this will go for the ano to, yung site. Nakalimutan ko ng site yun. Nakalimutan ko ng item yun, yung site, yung magic item na site. Fuck you, Munto. Nakalimutan ko. Then we have for the Popoling Koopa, we have the Curse Helmet. Now going for the Thunder Belt. Itong build na mga items yan, mga malilit na items yan, iba, yung watak-watak na yan, that is going for the Thunder Belt, mga brother. Now for the Selena, ang tawag dito? Tawagin ko ba itong Maelstorm? Okay na, nakalimutan ko. Thunder, Trancion? Lightning Trancion ata to. Lightning Trancion. Now going for same build, the second item for the Selena, same build din for the Kaja, yung site na nakalimutan ko, ang putang ina. Ganun din ang magiging build niya. Now, whereas for the Claude, medyo masakit na to, mga brother, ha. 6-7 farm for the from the Claude, mga brother. Maganda na yan. Sa alanganing sitwasyon nila, maganda na yung ganyang farm, mga brother. Dahil meron na siyang Demon Hunter Sword plus the Golden Staff plus the Raptor Machete at adding this one adds the physical penetration plus the cooldown boots para mas spam mo na mabuti ang Art of Thievery, which is the 10 stack for the Claude. Now we have Lightning Trancion din coming from the Valier. Then next item, di ko na alam, basta libro, gusto niya ata magbasa, di ba? Kasi, di ba, support siya, so gilid-gilid lang, basa-basa muna habang nag-reverse skill siya. Then Lunox went for the Lollipop, mga brother. This one, I'm guessing Lifesteal. Lifesteal to, mga brother. Itong binubuo ng Lunox na yan. Lifesteal yan. Spellbomb. Ano man tawag,
nakakalimutan ko yung mga tawag. Fuck you, Monton. Bakit ganun? Padali nyo yung tawag. Dapat mga tawag din sa item 1, 2, 3, 4, 5 eh. So this is yung live sila mga brother. Then we have Athena Shield for the Hylos. Going for, ano, Oracle ato to. I think this is an Oracle build. Next item niya. Kasi gantong, gantong items papunta ng Oracle or Immortality. Ito, yung unang item ni Guinevere. Yan yung magiging item ni Lunox mga brother. Same. Next item ni Guinevere dyan mga brother is same lang din sa bubuhay ng Kaja, yung site ng ina, nakalimutan ko. I-start na natin to mga brother. Pagdating ng 25 minutes, wala na silang magagawa dyan. Shoutout kay Boss Sweet yan. Sinauto na natin yan, brother. So we have, we need to continue the game mga brother dahil lagpasan ng 5 minutes. Tingnan natin anong mangyayari dito. So yan, naalalisan natin yung kanilang items mga brother. So wala na tayong problema dyan. Eto na, Kimi here. Tingnan natin. So tamang words lang din. Ang ganda niya, ang masakit dito mga brother, alam niyo kung anong naging problema di, ang masakit dito. We have plenty of words. They have so they have a map, 'di ba? They have the whole map ahead of them mga brother dahil sa traps coming from the populated Kupal, and then we have words coming from the Selena. So 'yun ang masakit, yung mga abyssal traps ay mga brother, yung mga abyssal traps ay masakit 'yan, epal 'yan mga brother. Plus ito, alam niyo kung saan manggagaling ang kalaban, meron kayong hint saan sila pupunta. Alam niyo ang kanilang magiging galaw. So meron kayong nakakalculate niyo ahead of time. Meron na kayong information sa pwedeng maging plano ng Kanto Boyz. 'Yun ang naging lamang dito ng Wheat and Friends. Maganda ang naging plano nila mga brother, strat na strat. Eto, tuwan eto. Alam nila na nandito yan. Alam nila na nandito yan. So, yan na ang threat na ibinibigay ng mga wards at saka ng mga abyssal trap. So, this will be very difficult for the side of Kanto Boyz. Pero, don't undermine Claude. Claude late game is very deadly. Isang maling wrong mistake, mga brother. Believe me, mamamatay ka. Pero, tingnan natin, nagsusubok. Sobrang lambot naman itong ano na to. Hylos, mga brother, na-take na ang Lord. Pumasok si Hylos, Glorious Pathway pa. Mamba out lang talaga. Pamamba out lang yung Glorious Pathway, mga brother. Dahil hindi nila kakayanin. Now, ang sakit naman ng Balir. Pero wala lang din. Grabe naman si Populing Kupal. Talaga sinasalo niya, Abyssal Trap. Dahil makunat nga naman to. Naka-Thunderbelt na ata to, mga brother. Naka-Thunderbelt na nga. Then going for... Ang ganda naman doon, si Hylos nagsisiga, pero wala pa rin mga brother. Natamaan ba ng pana? Tama lang. Tama, may tama ang ulo mo brother. Nice one. Pero dito, since nakuha na ng Lord, I am expecting na kung nasan yung Lord, wala doon dapat ang 5-man or 3-man. Dapat mag-disperse sila is either mid or bot lane. Dahil the more na sumama sila sa Lord, hindi nila matitake ang objective, which is for the Kimi, dapat mangyari. Yan ang importante mga brother. So they need to take both bottom lane and mid lane turrets mga brother to open up the base of the Kanto Boyz. Tingnan natin saan Kanto ka ngayon titimbre. Makukuha ba nila ang kanilang teritoryo o ibibigay ba nila ang kanilang teritoryo o i-maintain nila ang kanilang teritoryo. Pero ito nga yung Lord sa top lane na destroy na ang mid lane, papunta si Selena sa bot ata mga brother. Susubukan nilang matake ang turret. Naku, ang lakas mang Kupal ng ating Populin Kupal mga brother. Gabi naman, sa pangalan pala, Kupal na mga brother. Hindi matatake, ang ganda na talo ng Guinevere. Essence for the Guinevere. Pero grabe, ang burst ng ating grabe yung burst ng Kimi mga brother. Godlike coming from Kimi mga brother. That is a 10-1 standing from the Kimi. Grabe, op, yun ang mali lang, masyadong malalim. Ejector coming from the Johed. Ang ganda na take din nalang Balir. Sabi sa inyo mga brother, lagi nagigante ang team with and friends. Ayaw nila na sila naisan lang. Pasok, bigla Claude. Ayan lang sinasabi ko mga brother, ang ganda na pasok ng Claude. Pero masusustain na ba? Hindi na nasustain ng Claude. Hindi na rin tatamaan niya ng essence ng Kimi. Grabe mga brother, nakita nyo mga brother. Kaya sinasabi ko sa inyo, believe me or not, isang wrong maling mistake lang mga brother. Lako po, this will tilt. This will fucking tilt mga brother dahil the comeback capability of the Claude is very high. Dahil na sa ganitong situation, late game situation, Claude is the real shit, real deal. Tamang pasok na lang, plus tamang rotation na lang,
Plus tamang protect na lang, tamang predict kung nasaan sila, that would be the key to success. And the PM is the key to success for this cloud, mga brother. Tingnan natin the item at yung pala, kaya pala siya may shield kanina. The cloud went for the rose gold just to at least sustain his clash capability plus damage. Tumalon dito ang Guinevere, ang tapang naman, pero ang lalim, hatak from Kaja, ang ganda naman yun, masyado maasim ang ginawa ng Guinevere, mga brother. Masusustain ba? Meron SS ang Claude, mga brother. Nagwawala ang Claude, pero mabawot pa rin kasi hindi naman naman ang ganda ng flank ng Johe doon, mga brother. Ejector coming from Johe, namamatay ba? Namatay na ang kanilang core, mga brother. Kanto Boyz is now on the verge of defeat, mga brother. Ano ba? Itutorin na to, wala na, mga brother. Wipe out. Wheat and Friends will now take this game, mga brother. Wheat and Friends is celebrating with a good game, well played sticker coming from them, mga brother. Grabe naman, TP sticker sa mukha. Shit! Mga brother, ang ganda ng laban. Wheat and Friends moves forward and advances to the finals, mga brother, against Pagmalakas kami agad. Sobrang grabe, mga brother. Sobrang grabe. Ang ganda. That's how you use Kimi, mga brother. That is how you use motherfucking Kimi. You dictate the pace, you dictate the game, you dictate the early and mid game, mga brother, hanggang late game. You make them feel na sila ay warded, you make them feel na hindi sila pwedeng lumabas. That's how you take the mother